Humihingi po ng tulong mula sa gobyerno ang delivery riders para sa patas na kita at tamang benepisyo, lalo't kaltas, suspensyon at ban sa pagbiyahe ang hinaharap nila sa kabila ng kanilang araw-araw na sakripisyo sa trabaho. May ulat si Gabby Natividad. Noong kasagsaga ng COVID-19 pandemic, hindi maitatanggi na malaki ang naging kontribusyon ng food at parcel delivery services sa pag-usad ng ekonomiya na naparalisa ng mga lockdown. Umulan man o umaraw, holiday o hindi, nariyan ang mga delivery riders na halos walang tigil sa trabaho, makapaghatid lang ng produkto at iba pang pangangailangan sa mga bahay-bahay. Pero ngayon, humihingi ng tulong sa gobyerno ang mga rider. Ayon kay Mondelaracio na rider para sa isang delivery service provider, wala silang tinatamasang mga benepisyo o maski base pay man lang. Kabilang rin sa idinaraing nila ang pagkaltas sa kanilang mga komisyon mula sa mga voucher na ginagamit ng mga customer. Na 25% na ang driver po ang nagsasacrifice ng kanilang saver. Second issue po, nagbubuk po sila ng human passenger na pinagbabawal po yan kasi po parcel lang po sila. Kapag kinansel po natin yung ating book, is magde-negative po yung ating rate sa kanila na pwede kang ma-suspend or ma-ban. Fourth issue, hindi po nila ma-actionan po yung mga scammer po doon sa kanilang platform. Bilang pakikiisa sa hinaing ng delivery riders, sumama rin sa protesta ang Transportation Union Groups sa Manibela at Laban TNVS. Hindi raw kasi nila hahayaan na makalusot ang umano'y panlalamang ng isang malaking kumpanya sa kanilang kapwa drivers. Nakakalusot itong mga kumpanyang to na hindi man lang pinapansin ang mga drivers ay sa kawalan ng regulasyon. Dapat ito yung pinapansin ng ating isa sa pinapansin nating gobyerno dahil napakalaki po ng role nila sa ating ekonomiya. Ayon naman kay Marvel Buena ng Manibela, dapat lang napakinggan ang hinaing na masisipag na delivery riders na ang tanging nais lang ay kumita ng makataong pangkabuhayan. Hanggang ngayon napapahirapan pa rin pala, akala natin na ayos na ito. Yung mga benepisyo at saka yung mga percentage na ibinibigay doon sa ating mga customer, doon lang pala na po, sa inyo lang pala ito nababawas at hindi doon sa kumpanya. Sana mapakinggan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos yung hinaing po ng pampublikong transportasyon, hindi lamang po ito sa mga jeepney, UB Express, multicabs, buses, pati po sa mga ride-hailing apps o sa mga delivery riders natin na talagang nahihirapan po sa ngayon. Sila yung maghapong nakabilad sa araw. Pero tignan natin, sila po yung nalalamangan at hindi nakukuha yung mga tamang benepisyo. Gabby Natividad, para sa Bayan.